Kahit hindi pwede, may mga nag-walk-in pa rin sa ilang payout center para sa DSWD educational assistants. Wala rin silang access sa gadget at internet para sa online registration. Kaya ang DSWD, nag-iisip na ng solusyon sa problemang yan. Magbabalita si Brian Castillo. Wala na ang siksikan at mas maayos na ang pila ng mga magulang at estudyante kumukuha ng educational assistance ng DSWD sa National Vocational Rehabilitation Center sa Quezon City nitong Sabado. Tanging mga nakapag-register online at mga nakatanggap ng text confirmation ang pinapunta sa mga payout center. Ang college student na si Christine, inabot daw ng higit isang oras bago nakuha ang cash aid. Malayo sa 10 minutong processing time na sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Pero ayos na lang ito kay Christine. Makakauwi pang masaya kasi may ibang gastos na po pag-uwi. Pero may ibang hindi nakakuha. Gaya ng ilang pumila sa Social Welfare and Development Center for Asia and the Pacific sa Taguig. Kulang daw kasi ang mga dala nilang dokumento. Wala po kasi yung valid na ID. Mahabang pila naman ang tiniis sa payout center sa Sampaloc, Manila. Ang ilan sa kanila, Biyernes pa lang ay nagkampo na. Yun nga lang, may mga nagpunta kahit walang natanggap na text confirmation. Gusto ko rin pong makabil doon sa educational assistance kasi lalo ngayon na hindi kami nakabangon sa hanap buhay. Tapos wala pang mga uniform yung mga anak. Dinumog din ang payout center sa Bowac, Marinduque. Pero sabi ng DSWD, hindi talaga ipoproseso ang mga magwo-walk-in. Kinan sila muna tuloy ang pamamahagi ng cash aid doon. Kasama rin po sa naging problema natin dyan, yung dami po na nagnanais mag-walk-in. Ang sinasabi naman po nila at ginagalang namin, valid naman yung reason nila, sinasabi nila wala silang access sa internet at sa gadget. 300 daw ang pinag-aaralan para matulungan ang mga walang access sa internet. Itinder magkaroon tayo ng drop boxes kada barangay o kada munisipyo para po dun sa walang access. Pangalawa po, magkaroon na ng offsite payout. DSWD na po mismo yung maaaring pumunta sa inyo. Ikatlo, yung pong nakikita natin na ay talagang kami na po magre-register sa tulong po ng LGU. I-identify po namin kayo ano po at kayo po ay aming pupuntahan. Aabot na sa mahigit 153,000 ang nabigyan ng educational ayuda. Magpapatuloy ito hanggang September 24. Para sa 1PH, Brian Castillo, News 5.